What's up guys? Welcome back po sa ating channel. So for today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-send ng pera papuntang GCash gamit ang Palawan Pay. So sa mga wala pang Palawan Pay, pwede po kayong mag-create dito ng account. So Palawan po ito guys na tinatawag natin Palawan Pay. So ituturo ko sa inyo kung paano mag send ng money papuntang GCash. So, i-open lang po natin yung Palawan Pay natin. Ayan. So, meron tayong 89 pesos. So, mga wala pang Palawan Pay at hindi pa nakapag-verified. So, pwede po tingnan yung ating video dito kung paano mag-verified ng ating Palawan Pay. So, ito po yung application ng Palawan Pay. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng money papuntang GCash. So, ito po yung bago sa Palawan Pay. Pwede na pong makapag-send ng pera sa other bank. So, bagong update ng Palawan Pay. So, i-update nyo lang po yung application nyo sa Play Store. And then, pupunta tayo dito sa send money. So, itong send money. I-click lang po natin yung send money. Ayan. So, ito po. So, to other Palawan Pay wallet. So, Palawan Pay to Palawan Pay. And then to Palawan Express branch. So, pwede kayong magpadala ng pera gamit ang Palawan Pay application. So, kukuha lang yung papadalahan nyo doon sa Palawan Express branch. So, ito po yung bago nila, yung to other e-wallet or online bank. So, pwede na po tayong makapag-send ng pera papunta dito sa mga bangko. So as of now, ito po yung mga bangko na pwedeng pagsisindan natin. Yung BDO, yung ibang All Bank at BDO Network Bank ay not available. So AUB pwede nang makapag-send, BDO, BPI, Bangko Mabuhay, Bank of the Philippine Islands. Ayan, so Binangunan Rural Bank not available, Card Bank not available. So dito may nakalagay na not available. So sa Coins PH guys, pwede na din pong makapag-send. Ayan, so ilalagay nyo lang yung number nyo dito. So for today's video, GCash nga po yung pagsisindan natin, dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-send ng pera papuntang GCash. Ayan, so click lang po yung GCash and then enter receiver's details. So, account number natin. Ayan. So, account name. So, pangalan ng pagsisindan. Din yung amount. So, meron tayong 89 pesos dito. Ayan. Minimum amount is 100. So, yung minimum amount is 100. So, yung ano natin dito, balance is 89 pesos. So, hindi siya pwede. Then, meron siyang fee. So, tingnan natin kung magkano ang fee ng 100 pesos. Ayan. So, fee applicable. O, cyber email address. Then, purpose. Fund transfer. Ayan. So, gayto po guys kung paano mag-send ng money papuntang GCash. So, dahil nga na-sure tayo, yung ano natin dito is 89 pesos. So, hindi tayo makapag-try kung makakapag-receive nga ba sa GCash. Pero, ganito din po yung setup kung paano mag-send ng pera papuntang GCash. So, yun nga, dahil hindi tayo makapag-send. Ayun, so, meron siyang transaction fee na 10 pesos bawat send. So, try natin palakihin yung like for example 50,000. Ayan. So, tingnan natin kung magkano yung fee dito. Ayan. So, 10 pesos pa rin guys. Ayan. So, 50,000, 10 pesos po yung charge or transaction fee kapag nag-send ka ng 50,000 sa GCash. So, mababa lang yung hinihingi nila compared sa ibang application na ganitong sistema. Pero, nasa iba is nasa 15 pesos. For yung Palawan Pay ay
mura na po ito dahil nasa 10 pesos lang po yung transaction fee nila. So, ganito lang po guys kung paano mag-send ng pera papuntang GCash. So, abangan niyo po ang ating susunod na video.